Naka-set up na yung mga kahon ng manok natin. So alis na rin si Sir Norben dahil 4 hours pa yung biyahe niya pa Makati. So magandang araw mga kaibigan. So ngayon kasi ito ay babiyahe papuntang Makati doon sa shipper papuntang Bicol sa Albay. So i-ready ko na itong ating mga hens dito, bali dalawang Black Australorp at dalawang Rhode Island Red. So shout out kay Sir Jesus Malate Jr. So maraming salamat sir sa pag-avail ng aking mga manok. So nandyan na yung rider si Sir Norben. So ibabox na namin ito and then ibabiyahe niya na ng Makati. So bali ang may iwan na lang dito, 6 na pullets na Rhode Island Red. So yun yung ihahanda ko para i-priming and then yung rooster natin na yon, siya yung magiging broodcock ng ating mga hen. So update ko ulit kayo mamaya mga kaibigan. A few moments later. So ito na yung mga manok natin mga kaibigan. Bali 2 sets of trio ito. Mga 5 months old na Rhode Island Red at Black Australorp. So nandito na rin si Sir Norben. Iaayos na namin doon sa motor niya para makabiyahe na siya pa Manila. So ayan mga kaibigan, naka-set up na yung mga kahon ng manok natin. So alis na rin si Sir Norben dahil 4 hours pa yung biyahe niya pa Makati. So update ko na lang kayo sa next vlog mga kaibigan kapag na-receive na yan sa albay ni Sir Jesus. A few moments later. So ayan mga kaibigan, yung 6 na pullets na lang natin yung natira dito. So may mga umuupo na dyan sa mga yan, so possible ba mag-egg drop sila? So maglilinis muna ako ng kanilang kulungan, tatanggalin ko sila dyan, bilad ko sila kaunti, and then update ko kayo mamaya kapag naayos ko na. So ito yung pinanggalingan ng ating isang rooster na Rhode Island Red, so bakante na to. So maglilinis muna ako dyan sa paligid, and then gagamitin ko to dun sa ating dalawang Buff Orpington hen na going 4 months old. Yung ating Black Australorp, so nabawasan din ng isa, so dalawa na lang yan natira dyan. So sila na lang yung ipapriming ko para may reserva akong rooster ng Black Australorp. So maglilinis muna ako ng paligid mga kaibigan dahil maganda ang panahon, maganda maglinis ng ating mga backyard para matanggal yung mga dumi at para hindi rin bumaho dito. 1 hour later. So andito na yung ating mga Rhode Island Red pullets mga kaibigan. So nilipat ko sila dito. Bali nandyan lang sa kabila nila yung ating first batch na breeders. So dito ko nga sila nilagay dahil mas maluwag dito. Doon nga sa kabilang pen pang quadro o 4 na heads lang yung maximum na pwedeng ilagay. So doon ko na lang ilalagay yung mga konting breeds na meron ako. So ilalagay ko na yung rooster dito mga kaibigan dahil nagpapaasawa na tong mga ibang hens natin. So para mag-start na sila mag-breed. A few moments later. So ayun na yung rooster nila mga kaibigan. So titignan natin kung may lalapit. So kanina kasing nililinis ko sila, umuupo na yung ibang hen dyan. So naiilang pa sila mga kaibigan, kung nakikita nyo takot pa sila dahil unang salang pa lang yan, unang kita pa lang nila.
So kapag nagtagal-tagal at nasanay sila dyan, so kung saan nang upo yung ating mga hens. So update ko na lang kayo sa mga next vlog kapag nagsimula na silang mag-mating. So yung mga hens natin, kaka 5 months lang yan nung September 5. So malapit pa lang silang mag 5 and a half. So titignan naman natin yung kabilang breeding pen natin, yung mga Black Australorp doon. Ayan mga kaibigan, nandito na yung ating mga Black Australorp. Kasi ngayon pinanggalingan nilang pen, doon ko nilagay yung ating mga Rhode Island Red dahil mas marami sila. Kapag kasi ginawa kong pito dyan, so masyadong masikip, ba may stress sila at hindi sila makapangitlog ng maayos. So yung ganitong pen, pang quadro lang talaga, maximum na yung 4. So yan, kung nakikita nyo, sakto lang sa 4 yan at hindi yung lalagpas sa 5. Kasi mahirap naman yung masikip sila mga kaibigan. So ito naman yung pinanggalingan ng ating rooster na pinaship, yung Rhode Island Red. So dyan ko na nilagay yung dalawang Buff Orpington hen natin dahil masyadong marami yung kasama nilang rooster, 8. So kaya hindi sila makalaki ng maayos dahil marami silang kaagaw na lalaki. So dyan ko sila nilagay para makalaki sila ng maayos, makakain ng maayos at mabigyan ng vitamins na maganda. So dyan na muna sila hanggang sila ay mag-ready to breed. So going 4 months pa lang naman sila mga kaibigan. So yun mga kaibigan, nakita nyo nga. So papunta ng Legazpi City, Albay yung aking mga manok. So ongoing pa lang yung biyahe ngayon. So bukas na ng umaga, Sunday makakarating doon sa San Roque kila Sir Jesus Malate Jr. So update ko na lang kayo mga kaibigan sa next vlog kapag na-receive na nila Sir Jesus yung mga manok natin. So 2 sets of trio yon ng Rhode Island Red tsaka Black Australorp. So bali 6 heads. So pasensya na rin po mga kaibigan dahil ngayon lang ako nakapag shoutout dahil panggabi ako sa work nung nakaraan. So sa dami ng ginagawa dito sa backyard, sa trabaho, dito sa bahay, so kulang na kulang sa oras kasi mga kaibigan, hindi kagaya kapag pang umaga ako sa work. So bago ko i-upload, nakakapag shoutout ako. So kapag pumasok kasi ako sa work, kailangan 6 PM na i-upload ko na yung video. So shoutout na tayo mga kaibigan. So shoutout sa channel ni Sir Hercules Evangelista, yung Diego Guapo TV. So supportahan nyo po mga kaibigan, mag-subscribe na kayo at panoorin nyo yung kanyang mga videos. Shoutout din sa Sambales Heritage Chicken Breeders. So group chat namin yan, tsaka grupo sa Facebook. So shoutout sa lahat ng mga membro, lalo na kay Sir Sean Francis Sorisantos, kay Sir Roed La Cuesta, kay Sir Jemel Dalupang, at sa lahat ng kaibigan natin dyan na sumusubaybay din at sumusuporta. Maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan. At shoutout kay Buboy Tambay, shoutout kay Kaido TV, shoutout kay Sir John Agri TV, shoutout kay Happy Feel Vlog. So maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta mga kaibigan at sa walang sawang panonood sa aking mga videos at pagtangkilik. Kung hindi pa ka nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. So hanggang sa muli, God bless us all.